Ngayong umaga mga timang, medyo bad trip kasi birthday pala ni Antonio. Ang saya-saya niya, ang dami niyang inimbita, mag-food trip daw sila. Ayan, pati yata mga langgam sa kapitbahay namin, inimbita niya. Talagang tuwan-tuwa sila, food trip na food trip. Kuwang-kuwa niya yung inis ko. At itong si Lilan, talaga namang bumati pa. Nagpasalamat pa kay Antonio sa pa-food trip, talaga naman. Alam kong masaya ka ngayon, Antonio, pero last birthday mo na ata ngayon, yari ka sa akin. Kahit andyan pa mama mo o kahit kasama mo pabiyanan mo, talaga naman papalayasin kita. Nasa madling poder ka, Antonio. Hindi na lang kayo nag-food trip ng mga dahon dyan sa labas, ang dami-daming halaman dyan. Talagang dilis pa talaga ang ginusto nyo, inutang ko lang yan. Hindi pa nga yung bayad siya nagdi-deliver. Papaalala ko lang, langgam kayo, hindi kayo tao. Kaya yung kinakain nyo, dapat asukal. Yung kapitbahay ko, nagtitinda ng banana kayo, doon na lang kayo. Grabe ka talaga, Antonio. Antonio, anak ka talaga ng antik. Mga insekto kayo, mga wisit kayo. Hindi nyo na nga ako natutulungan, napipermiso nyo pa ako. Kaya para makamove on, nag-soundtrip muna ako ng mga anime song. Tapos ginawa ko na tong vaccine card ni customer, papalitin daw kasi masyado daw malaki yung vaccine niya. Tapos kinat ko na ng maayos at sinigurado kong pantay, baka kasi magreklamo si customer, alam nyo naman ang mga customer, always bright yan. Ang galing! Pag nagreklamo yan, matik na, tama sila, sasabihin nila. Tapos makater, gununting ko na para pantay na pantay. Tapos binalutan ko. Tapos pinasok ko na sa nagiinit na panglamit. Ayan, pasok lang. Pag in-interview ka ako, pag hinanap yung pag-ibig ko, hindi, wala kang jowa. Tapos eto si Neil, naghahanap ng pag-ibig, wala atang jowa to. Pagtapos ng problema ko kay Neil at sa langgam, lumabas muna ako ng bahay para mag-isip kung anong ulam namin. Tanghali na rin kasi, wala pa kaming ulam. Mahirap kasi mag-isip kung itlog lang ang choice mo. Kaya dahil Lunes ngayon, eto munggo at may malunggay doon. At dahil tulog si konsyal at ayoko siyang istorbohin, hindi na ako nagpaalam. Buti na lang walang CCTV si konsyal. Malaya tayong makakakuha at saka yung aso nila wala rin dito, namasyal pa ata. Konti lang naman hihingin ko, yung mga abot ko lang. At saka mahirap manghingi ngayon, hindi naman eleksyon ngayon. Nung naubos ko na yung abot ko, bumalik na ako kaagad. Siyempre hinimay ko na agad, pero maghanap pa tayo ng pansawgyang. Kulang pa yan. Pagtapos ko maghimay, iniisip ko kung saan ko tatapon. Mahahalata tayo. Kaya binalik ko dun sa tapat nila. Dahil wala na akong problema sa malunggay, naghanap-hanap ako ng pwede kong isahog. Tumingin-tingin muna ako dito sa mga tanim ng kapitbahay ko. Siyempre hindi naman sasarap ang munggo ko na sibuyas lang ang halo, kaya naghanap pa ako dito. Buti na lang may natira pang bunga ng namnam dito. Tapos, naghanap pa ako yun, may kamatis pa, dalawa, talagang swak na swak, parang setup na setup lang. Tapos nagganap-ganap pa ako, baka may dilis pa dito, kaya kahit anong islang tinapa. Dahil wala na akong mahanap, umuwi na ako. Tapos ayan, kompleto na yung munggo recipe ko. Tapos after a moment yan, luto na with eggplant guys. Kala mo, pancake, no? Kasi yung anak kong, sarap na sarap yan guys. Yun lang guys, salamat sa panonood. Pa-share naman, ayan yung itsura nyo.